Mayroon po tayo ditong hiniwang hotdog, lalagyan natin or bubuhusan natin ito ng gatas. Napakasarap na pang ulam, napakasarap din na pang merienda, lalong-lalo na sa mga chikiting. Ito yung pinalevel up na pagluluto ng hotdog. Kaya tara na, simulan na natin. Ayan, para na sa ating unang procedure, ay kailangan muna natin ng ating hotdog. So, bali 10 piraso ng jumbo size na hotdog ang ating kailangan dito. Pero kung meron kayong regular size lang, ay pwedeng-pwede naman. Kahit anong brand ng hotdog ay pwedeng-pwede dito. Pagkatapos, hiwain lang natin siya ng paganito. Pero nakadepende po yan sa inyo kung gaano kalalaking hiwa ang inyong gustong gawin dito. Ayan, sabi ko nga kanina, pwede kayong gumamit ng kahit anong hotdog. Pwede kayong gumamit ng chicken hotdog or itong regular na hotdog lang. Pagkatapos ay kunin natin yung ating induction cooker at yung ating pan. And then ibuhus or ilagay na natin dito yung ating hiniwang hotdog. Pero hindi muna natin siya bubuksan yung ating pan dito. Pagkatapos ay buksan na rin natin yung ating 1 can ng ating evaporada. So kahit anong brand, pwedeng-pwede naman dito. So buksan lang natin siya. Ayan o. And then ibuhos agad natin siya dun sa ating hotdog. So medyo tatagalan natin yan dahil pang thumbnail din yan. Ayan, ibuhusan natin yung isang can ng ating evaporada dun sa ating hotdog. Pero kung meron kayong fresh milk, ay pwede kayong malagay ng 2 cups ng inyong fresh milk. Ayan, pag nasok na pag nabuhos na natin siya, ay i-on na natin yung ating induction cooker. Pero mix lang muna natin siya. And then on na natin yung ating induction cooker. Medium fire lang. And then tatakpan natin. And then simmer lang natin siya ng konti. Hanggang sa medyo maluto yung ating hotdog dito. So 5 minutes natin siyang pinakuluan. So kung makikita nyo, ay medyo hindi pa double up o hindi pa naluluto yung ating hotdog dito. So pakukulon ulit natin siya ng another 2 minutes na lang. So bago yan, mix lang natin. So after 7 minutes, kung makikita nyo guys, ay medyo nag-double up na or kumukulo na yung ating hotdog. So makikita nyo, ay malalaki na yung ating hotdog dito. So medyo luto na siya, pero hindi pa siya lutong luto. Kasi hindi natin siya pwede dito, pinakuluan lang natin siya. So halu-haluin lang natin siya ng maigi. Pagkatapos ay hinaan lang natin yung ating apoy. At maglalagay na tayo dito ng pampalasa. Una na yan, yung ating salt and pepper. Meron din tayo dito ng garlic powder, pero optional lang. Kung wala kayo nito, ay pwede naman kinisamix na lang inyong gamitin or yung ating ajisyo. Maglalagay din tayo ng liquid seasoning. Kung wala kayo nito, ay pwede naman oyster sauce na lang or soy sauce. Or pwede naman hindi nyo lang agyan kung hindi nyo bet. Maglagay lang tayo ng konting-konti lang. And then, to balance lang, maglalagay tayo ng konting sugar. And then, halu-haluin lang natin siya ng maigi. So, kung makikita nyo, ay medyo nagiging red na yung ating sabaw dito. So, ganyan yung consistency yung kailangan natin ma-achieve. Pero, hindi pa yan luto. Dahil naglagay pa lang tayo dito ng ating pampalasa. So, kailangan mahalo lang natin siya ng maigi. Para mag-corporate lahat ng ating pampalasa dun sa ating hotdog. So, pagkatapos ay tatakpan ulit natin siya guys. And then, sisimmer lang natin siya ng another 5 minutes na lang. So, hanggang sa medyo manuot lang yung lasa yung ating mga linagay na condiments dito. So, di ba napakadaling gawin lang at napakasarap pa ng ating recipe ngayon. So
So ayan, tatakpan na natin siya guys. And then, pakuluan lang natin siya ng 5 minutes. In a very, very mahinang apoy. So kung makikita nyo guys, ay hindi pa talaga masyadong luto yung ating hotdog dahil pinakuluan lang natin ito. Hindi mo akalaing kakaiba yung ating recipe ngayon at hindi mo akalaing napakasarap din ito. Sarap na pang ulam, pwede din itong pang merienda or pang himagas. Pwede ba yon? Or lalong-lalo na ngayong tag-ulan. O diba? Masarap ito na soup. Kung gusto mong dagdagan yung gatas, ay pwede kayong magdagdag or lagyan nyo lang ng tubig. So kung makikita nyo, luto na yung ating hotdog dito. Ayan, so okay na yung ating hotdog. Papatayin lang natin yung ating apoy dito o yung ating induction cooker at ililipat natin yung ating hotdog dun sa ating pan o dun sa ating molder. Ayan, so kung makikita nyo, napakasarap talaga at napakadaling gawin lang at hindi mo akalaing pwede pala ito gawin sa ating gatas at hotdog. So ilipat na natin siya dun para pang plating tayo. O diba? Ang ating pamansang plating, ibuhos natin agad yung ating hotdog dito. O diba, napakasarap at nakakatakam na guys. So hindi pa yan, meron pa tayong inalagay dyan na para mas lalang mas masarap at mas iba yung aroma ng ating recipe ngayon. So maglalagay tayo dito or magka-toppings tayo ng sesame seeds. Mas madami, mas masarap guys, diba? Ayan, so eto na nga guys ang ating napakasarap na hotdog soup. So perfect na perfect ngayong tag-ulan. Perfect na perfect din. Lalong-lalo na sa mga chikiting. So sa mga mahihilig sa hotdog dyan, ganitong hotdog or ganitong luto ng hotdog ang inyong gawin. Mas pina-level up, mas pinasarap at napakadaling gawin lang. So bali, dalawang main ingredients lang ang ating ginamit dito, yung ating hotdog at yung ating gatas. Diba, napakadaling gawin lang at napakasarap pa. Ayan guys, para sa ating complete list of ingredients ay nilalagay po natin yan sa ating description box sa baba. Huwag mong kalimutan mag-like and subscribe sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page, Happy Tummy by RD. Mag-like and follow na rin kayo. Ayan guys, maraming salamat sa panonood. I hope meron kayong natutunan ito sa ating kakaiba at napakasarap na hotdog recipe. Thank you for watching, stay safe, God bless, and see you again sa ating mga susunod at kakaibang recipe. God bless!